Sabi ko nga po sa inyo, bahagi po ng pagkatao ko ang Itbulaga. Bagamat lately, siyempre, di na ako nanonood ng madalas nito, bihirang-bihira na dahil lalo na nung naging pulis ako, tapos naging review director ako, naging national lecturer ako, wala na akong time sa mga ganyang bagay. Ngayon naman na nasa politics na ako, vlogging na palagi hinaharap ko, kaya hindi ko na alam kung ano ang nangyayari most of the time sa Itbulaga. Nagulat na lamang ako, noong nakaraang buwan, wala na. Hindi na pinayagang umere itong TBJ. Actually, gusto ko talagang talakayin dito yon. Ano? Kaya nga si DJ Byron Music and Topic TV, yun yung kanyang content. Lagi kong sineshare na lang sa ating channel. Kaya hindi ko lang tinatalakay dahil hindi naman kasi politika. Walang kaugnayan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero I'll take exceptions muna today dahil masaya ako na marinig. Mapanood ko kanina, tinutukan ko po yung kauna-unahang press conference ng TBJ and Legit Double Cards with the Kapatid Network. Pinanood ko po talaga, and during the watch, I got emotional too kasi nakita ko yung mga hinahangaan ko, particular si Vic Soto, na he was too emotional. Nasaktan talaga siya doon sa pagkakaalis nila sa programa na yon. At laki ang pasasalamat po nila dahil open arms tinanggap po sila ng Kapatid Network. Siyempre, pag-aari po yan itong si Manny B. Pangilinan. Ito ha, kung meron mang makapasok ng mga namumulitika, pabayaan nyo lamang sila. Pero kung kaya nyo pong i-hide, i-hide po ninyo. I just want to focus muna dito po sa ating topic about the return of TBJ sa Kapatid Network. At ito nga po yung pinanood ko po kanina. Ang una siyempre na nagsalita dyan during the show, yung mga bosses ng TBJ, TV5. Si Chairman Manny Pangilinan, yung president po ng Signal, ito pong president ng TV5. At ang sumunod po sa kanya, ito na po si Tito Soto. Panoorin po natin ang pahayag una ni Tito Soto kanina. Sir Tito Soto. Magandang araw po sa inyo lahat. Thank you on behalf of Vic and Joey and the Legit Number Guys. Thank you, PLDT Incorporated Chairman of the Board, Mr. Manny B. Pangilinan, for welcoming TBJ and the Number Guys with open arms. Yon. Bagay naman na, MVP, TBJ. Lubos din ang aming pasasalamat sa pamunuan ng MediaQuest Holdings Incorporated. Ay, salamat dyan sa membership, ano? TV, maraming salamat po. CEO, Ms. Jane Basas. At sa TV5, sa pamumuno ni TV5 President and CEO, Mr. Guido Sabalero. Maraming salamat po sa pagbubukas ng inyong tahanan at pagtanggap sa amin para maipagpatuloy po namin ang paghahatid ng isang libot, isang tuwa. Ay, balik tayo sa politika, mga tol. Sa totoo lang, si Senate President Tito Soto, dating Senate President, ito yung almost na Vice President. Bakit? Kung hindi tumakbo si Tambaloslos sa pagka-vice presidente, vice presidente na ito. Tatalunin ito si Kiko. Sino yon? Si Kiko, yung asawa ni Sharon Cuneta. Pangilinan. Tama ba si Kiko Pangilinan? Tatalunin ito yun. Di mananalo si Kiko Pangilinan dito kay Tito Soto. Ang problema, nagmala Duterte strategy kasi syempre, anak ng Duterte. Pakipot kuno, pakipot. Di ba? Ganun naman yung ginawa ng tatay niya noon eh. Pakipot kuno. Tapos, to the last minute, nag-file ng candidacy replacing the candidate ng isang party. Ganon din ang ginawa nitong si Sara Duterte. O kaya almost na maging vice president itong si Tito Soto. Eh, kung hindi lang ako nabudol, kayo, kung hindi kayo nabudol, kung ito na lang sana binoto natin, sabi niya kasi rito, alam nyo, isa sa mga gustong-gusto kong sinambit dito nitong si Tito Soto kanina, during the interview, ang natutunan nila, hindi ka dapat magtiwala sa lahat ng pagkakataon.
ano, meron pala kasing mga tao na hindi mapagkakatiwalaan. Yun ang isa sa mga makahulugang sinabi niya rito. At applying that to politics, nangyayari talaga. Eh siguro naman, mga tol, hindi naman siguro manhid si Pangulong Bongbong Marcos para hindi niya maramdaman kung ano yung galawan sa politika. He had already experienced the worst sa kanilang family. Tinraidor sila, no other than yung mga pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. And maybe history will repeat itself pagka hindi po nagmatyag at nagbantay itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ang maganda lamang, si Pangulong Bongbong Marcos is surrounded by people na hindi na masyadong mapagtiwala. Kasi, I'm sorry to say this, si Madam Imelda Romualdez Marcos, kung pagbabasihan ko ang inyong mga accounts, yung inyong mga kwento, mapagtiwala din si Madam Imelda. Yun ang naging problema. Dahil sa pagtitiwala ng mag-asawa sa mga taong nakapaligid sa kanila, wala nang naging lookout si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero ngayon, naniniwala ako na si Pangulong Bongbong Marcos, nandyan sa tabi niya si First Lady Liza Araneta Marcos. Isingit natin, magpolitika tayo. Gusto ko lamang ipalaganap kung ano yung mga magagandang ginagawa ni Attorney Liza. Sa kanyang Facebook post, by the way, kanina, nako, baka hindi ito nakapalo ha? Kasi ano ko to, yung personal profile ko to, hindi nga nakapalo. Yan. Ito yung personal profile ko, yung Randy Navaira. O, sa mga naghahanap dyan ng mga tunay ng tunay kong pangalan, ha? Ito ang personal profile ko, Randy Navaira. Ano, magtatago? Hindi ako nagtatago, hindi ako duwag. Hindi ako nagtatago kahit, alam nyo, kung ito total ko ang death threats na nare-receive ko ngayon, may 1,000 na. Simula nung pinost ko yung video. Napakarami talaga, napakarami. Ang ginagawa ko na lang, binablock ko na lang, ayoko na makipagsagutan, block ko na lang ng block. Hindi ko na, tapos ini-spam ko na lang yung mga emails nila. Sa isang oras, nakaka-receive ako ng may 100 na death threats. Papatayin ako, pumunta daw ako ng Davao at doon ako papatayin. Ang tatanga, di ba? Bakit ako pupunta para magpakamatay doon? Kung papatayin niyo ako dito, dito sa Manila, dito niyo ilabas ang tapang ninyo, bakit niyo ako papupuntahin sa Mindanao para patayin niyo lamang? Saka by the way, huwag niyo akong tinatakot sa Mindanao. Kayong mga tambalos-los kayo. I have been there for so many times. At maganda ang tingin ko sa Mindanao. Huwag niyong sirain ang pagtingin ko sa Mindanao. I have been in Cotabato. North Cotabato to be more specific. City of Cotabato pala. Napaka-peace-loving ng mga tao doon. I have been in Zamboanga City. In Tacurong City, General Santos, Iligan, Cagayan de Oro. Ano pa ba yung mga city at municipality na napuntahan ko doon, hindi ko na maalala. Wala anumang aberya na ako'y na-encounter. 3 days, 4 days ako doon. Tapos ngayon, sasabihin nyo sa akin, pumunta ako sa Mindanao para doon ako mamatay. Palalabasin nyo na pagka Mindanao, patayan. Anak ko ng teteng kayo, hindi rin kayo nag-iisip talaga ng tama. Kayong mga nagbabanta sa akin ng mga taga Mindanao. Huwag niyong pasamain ang lugar ninyo sa harapan ng mga taga Manila. Oy, kung pagbabasihan ko at kung pagbabasihan ng statistics ng Philippine National Police, dati akong police, mas magulo dito sa Manila. Mas magulo dito sa Manila. Huwag kayong masyadong magpakatapang. Hindi ko nilalahat, pero huwag nyong gamitin ang lugar ninyo para palabasin ninyo na matapang kayo dahil taga Mindanao kayo. Going back dito kay First Lady Liza. Oh, nagkaroon ng activity kanina. Napakaganda ng activity na to. Ang post ng ating unang ginang sa kanyang Facebook page, Love for All. Laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat. Ito po ay ginanap sa Bren Z. Giao Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. Kanina po, June 20 yan, ha, 2023. Oh. Ito po ay pinangunahan ng ating unang ginang dahil nais po ng ating gunang sa tulong ng DILG, syempre, na
mabigyan po ng magandang serbisyo ang mga kababayan po nating Pilipino. Kaya nakalulugod na makita na ito pong si Attorney Lisa Marcos, inilalapit ang puso, hindi lamang ng kanyang may bahay, na, hindi, ng kanyang ama ng tahanan na si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi pati yung kanyang sarili sa ating mga kababayang Pilipino. At alam nyo, sana masundan pa po itong mga ganitong pagkakataon na ang ating unang ginang talagang actively nagpa-participate sa mga community engagement programs. Isang magandang halimbawa, taliwas sa mga sinasabi po ng mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady, lalong-lalo na itong si Maharlika, na wala daw pong ginagawa ang ating gobyerno, partikular itong si Attorney Lisa, na ang ginagawa daw nito pang-smuggling. Wala po yung katotohanan. May topak sa ulo. Kung sinasabihan nila ako na may topak ako, eh mas may topak sa akin itong si Maharlika. Ngayon, balik tayo doon sa topic natin. Siningit ko lamang po yan. Si Tito Soto, almost na maging vice president. Pero hindi nangyari dahil nabudol tayo ni Sara Duterte. Oh, ngayon, yung mga sinasabi nila sa atin mga tol, ibinabalik natin sa kanila. Nakukuha niyo po yun. Sinasabihan nila si Pangulong Bongbong Marcos, nabudol niyo kami. Tayo naman ang magsasabi ngayon, nabudol tayo ni Sara Duterte. Sige nga, paki-comment nyo nga mga tol, katuwaan lamang tayo. Sino sa inyo ang nabudol ni Sara Duterte at binoto nyo siya sa pagka-vice presidente last May 9, 2022? Paki-comment nyo nga po kung binoto nyo siya. Honest to goodness tayo mga tol. Ha? Kasi ako, binoto ko talaga si Sara Duterte. Duterte, straight ang Uniteam. Sabi ni Kaloyal Marta, yes, nabudol ako ni Sara. OFW with cares, ako din. Yan, si Ilocana 14, taas kamot siya o taas kamay. Si Mary Jean Capitan, ako nabudol. Kaloyal Marta, yan. Si Yaya Dab, Marcos, Marcos Tito ka, ayos, hindi ka nabudol. Ayos yan. Si Ito Rea, nabudol. Si Miles Tan, nabudol ka rin ba? Kasi sabi mo, you vote for Sare. Si Yamilize, nandyan. Si Jolly Requesto, nabudol din siya. Si Sir Nervin Jacinto, nabudol ako ni Tambaloslos. Si Lorelei Dicener, ako dahil sa Uniteam, nabudol ako. Jean Lacambra Damo, nabudol ako. Nelson Gargantilla, nabudol ako. Ang dami niyong mga nabudol. Pare-parehas tayong nabudol. E di, manggagalaiti na naman ng mga didishit sa akin nito. Kasi, alam nyo, ganun sila mga tol eh. Yung ayaw nilang gawin sa kapwa nila, ginagawa nila. Ay, hindi, yung ayaw nilang gawin sa kanila, ginagawa nila sa kapwa nila. Oh, lagi nilang sinasabihan si Pangulong Bongbong Marcos na walang silbi, na magnanakaw, ng kung ano-ano pang mga masasakit na pananalita. Ako, isang beses ko lang sinabihan si Sara Duterte ng walang silbi bilang Secretary of Education. Hindi ko namang sinabing walang silbi bilang Vice Presidente. E katakot-takot na panggagalaiti na yung nangyari doon sa mga DD shit. Nilusob nila yung page ko. Akalain nyo, nagkaroon ako bigla ng 1 million views. Nak ng teting na yan. Ayoko ng views na ganun eh. Na marami nga yung nanood, puro hate naman ang 30%. Kasi sa totoo lang, mga tol, doon sa video ko na yon na 1.2 million views na ngayon and counting, mas marami pa rin ang natutuwa. Marami lang ang nagko-comment na mga galit sa akin, pero mas marami po ang nagla-like. Ito po yun, oh. Puntahan po natin, ha. Pakita ko lang sa inyo. Dito sila galit na galit sa akin, eh. Sa video ko na ito. Kung saan, tinawag ko na walang silbi bilang Secretary of Education itong si Sara Duterte. Galit na galit sila sa akin dito. Umuusok ang kanilang mga ilong sa sobrang galit nila sa akin. At ipapapatay daw nila ako. Katakot-takot na pananakot. Yan, sabi ko kasi rito mga tol, walang silbing DepEd Secretary. Ito po ay merong 1,800 shares na, 22,000 comments. Ang daming comments na hate dito sa akin. Pero kung titingnan po ninyo, mga tol, yung dami ng likes, mas marami pa rin.
ang likes. Ibig sabihin, agree sila sa mga sinabi natin dito. 13,000 ang nag-likes. Maybe itong 6,300 na nag-lap, eh ito yung hati. Tinatawanan lang ako o kaya mga kakamping na natatawa sa pinagagagawa ko dito. Pero itong 4,100 na anger reactions, eh ito yung mga didishit. Konti lang sila mga tol. Hindi pa nga tayo nakikita ng mga kapatid natin sa 31.6 million eh, na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan naman ay aking pananaw, aking opinion. Bakit nyo ako pagbabawalan ngayon kung sinasabi ko lamang yung aking saloobin? Kung sa tingin ko wala talagang nagagawa si Secretary Sara Duterte diyan sa educations, yan talaga magiging conclusion ko, wala siyang silbi. O bakit kayo masasaktan ngayon? Samantala kayo, ang tingin ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, wala din rin managagawa. Pero kami, nakikipag-argue lang kami sa inyo ng maayos at never namin kayong pinagbantaan na papatayin namin kayo. Hindi kasi kami mga utak didishit. Ha? Kayo nga, ang dami-dami sa inyong nagbabanta ng pagpatay-pagpatay. E baka kami kumalabit ng baril, hindi pa kayo nakakakalabit ng baril. Ha? Akala nyo kasi, ganoon lang kadali pumatay ng tao. Lahat tayo capable na gawin yan. Pero lahat tayo hindi capable na kayang dalhin kung ano yung isipan, kung ano yung konsensya na bumabagabag sa atin kapag tayo po ay nakapatay ng tao. Huwag niyong pangarapin na makapatay ng tao. Hindi po yon nakalulugod. Maniwala po kayo sa akin. Baliw ka kapag ka ikaw, tao ka, natutuwa ka at ikaw ay nakapatay ng tao. Pag samasamahin nyo man yung mga daliri ninyo, kayong mga tambalos-los kayo, isang tao, hindi sapat yan sa mga napagdaanan ko. Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, buhay pa lamang ako, pero natitiyak ko, nasusunog na ang kaluluwa ko sa impyerno, kaya wag nyo akong pinagtatatakot. Demonyo din ako. Kung sa tingin ninyo sa inyo mga sarili, demonyo kayo, demonyo din ako. Ha? And that is why hindi ako natatakot mamatay. Every time na babalik sa akin ang mga alaala na yon, lagi kong iniisip sarili ko, darating ang punto na sisingilin ako ng kapalaran ko. Ha? Darating at darating yung punto na yon. Pero sana wag naman muna ngayon. Ha? Wag muna ngayon kasi nandyan ang aking anak, mag-aaral pa ng medisina. Ang anak ko na bunso, nagte-therapy. Paano na lamang sila? O, yun ang iniisip ko ngayon. Kaya nag-iingat ako. But it doesn't mean na natatakot ako sa inyo. Walang makakatakot sa inyo sa akin. Matagal na akong takot. Huwag niyo akong takutin. Ngayon, balik tayo dito po kay almost Vice President na si Tito Soto. Binabati rin po namin ang members of the media na narito ngayon. Pati na ang mga nagpapaabot at patuloy na nagpapaabot ng kanilang suporta. Mahigit 4 na dekada na kami, pero katulad ninyo at maraming Pilipino, patuloy pa rin kaming nangangarap para sa aming samahan at sa aming nasimulan na. At kayo at ang mga pangarap na yan ay kayo ang nagiging aming mga inspirasyon. Sa tulong ng Poong May Kapal, samahan nyo kaming magsimula muli sa isang o sa aming bagong tahanan, ang Kapatid Network TV5. Alam nyo, ito ah, isang simbolo din ito na parang politika din ng showbiz. Tandaan natin ito, walang permanenteng kaibigan sa politika. Pero merong permanenteng interest. Ako, boldly sasabihin ko sa inyo, ang permanent interest ko na kay Pangulong Bongbong Marcos, no more no less. Whatever it takes, kay Pangulong Bongbong Marcos ako. Kasi bakit? Kinuwento ko na sa inyo nakaraan ko, di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, without knowing na ako'y natulungan niya, binago talaga buhay ko. Nung time na, ikwento ko lang ulit ha, ikwento ko lang. Kasi nakikita natin ngayon dito kung paano nag-change ang circumstances ng bawat isa sa atin. Like for example, itong Itbulaga na pinamunuan ni TBJ. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko naman siya talaga masyadong kilala.
I know Marcoses pero hindi ko kilala. At ang nalalaman ko pa sa mga Marcoses kung ano yung in-inject sa akin ng mga libro ng kasaysayan. Buti na lang tamad akong mag-aral noon. Wala akong hilig sa kasaysayan. Kaya hindi masyadong nalason yung isipan ko. Then, dumating ang pandemic. Merong nagpakilalang Francis Leo Marcos. Wala akong pakialam doon sa pangalang Marcos. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko kilala talaga ang mga Marcoses. Nakita ko, tumutulong yung tao. Mabuti ito. Nakakatulong sa taong bayan, namimigay ng bigas. Nabulag na kagad ako doon sa kabutihan na ipinapakita niya. Hanggang sa kinalaunan, nalaman ko, peki pala yung pagkatao. Peki pala yung intention. Kasi wala nga akong pakialam sa kanyang pagiging Marcos, kung totoo man o hindi eh. Bumaklas na ako. Then, balik na naman ako sa dati kong lagay. Malungkot na naman ako. Kasi siya yung nakapagbigay ng kasayahan sa akin during pandemic eh. From March 15, nang lumabas yung Francis Leo Marcos na yon, and during that time, nasarado ko na yung service review center ko eh. Talagang depressed na ako. Wala na akong source of livelihood. Wala na akong ginagawa kung di nasa bahay na lamang. Nakita ko siya, nakapagpasaya sa akin. Tapos nawala dahil nalaman ko, bogus pala. Malungkot na naman ako. Every now and then, naglalive ako sa channel ko. Yung mga dating kakulaong, kulaong kasi tawag natin doon eh. Yung iba nananatili, nandiyan si Mami Best Friend, talagang nanatili. Si Mami The Survivor 379, Imelda Uwa, Mel Tolentino, at yung iba pa. Mangilan-gilan na lang din sila. Sila Sasha, sila J.R. Vargas, yung mga nakatulong talaga sa akin before, sila A.A. White, ang kaibigan ko rin, pero magkaiba kami ng paniniwala sa politika, si Macmac Pablo, pagpasensyahan nyo na. Yan, mga nakasama ko po yan. Si isa rin sa malaking utang na loob ko, si Boss Macbear, na hindi kami nakakapag-usap sa kasalukuyan dahil nga sa politika. Eh, bumalik na naman yung kalungkutan sa akin kasi wala na akong libangan eh. Ngayon, dumating yung punto na malapit na ang halalan, kaliwat kanan ang survey. Sabi ko, magpupolitika ba ako sa vlogging? Mukhang hindi kasi magulo politika. Pero, ang naging turning point sa akin mga tol, nung napanood ko yung interview ni Tony Gonzaga kay Pangulong Bongbong Marcos, that time, September yon 2021. Ano ang nangyari? Na-focus ako doon and na-touch talaga ako sa interview niya. Wala pa namang announcement na siya ay tatakbo sa pagkapangulo, pero na-hook na ako. Na-hook na ako kasi 30, almost 30 minutes yung interview eh. Na-hook na kagad ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga na-starstruck ako doon sa panonood ko sa kanya. Sinubaybayan ko na siya. Pinanood ko na yung mga vlogs niya. Pinanood ko na yung mga uploads niya sa YT. Kaya ako nalaman na 2009 pa lamang pala, nagbablog na. Nag-a-upload na si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang YouTube channel. Hinalungkat ko talaga yan sa pinakaunang-unang uploads niya. Tapos dumating yung October 6. Nag-file siya ng Certificate of Candidacy. Ah, sabi ko, this is it. Susuportahan ko ito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa ako decided kung true camera. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko eh. Magulong-magulong isip ko eh. And nung dumating yung birthday ko, October 20, nag-decide ako. Kinabukasan, kinreate ko ang top 1 Facebook page. Ito po, na ngayon demonetize. Pero malapit nang makalaya ito mga tol. Ito ang unang-unang page ko na dinedicate ko kay Pangulong Bongbong Marcos kasama ng isang YouTube channel na tinake down ni YT. Di ko alam, na-terminate ni YT yon. Itong 121,000 followers ko na top 1, ito yung kauna-unahang channel page ko sa Facebook dedicated to PBBM. October 21 ko po ito kinreate. Kung titingnan nyo po yung transparency nito, nakalagay po dyan, October 21, 2021. Finally, nag-decide ako na whatever it takes, susuportahan ko si Pangulong Bongbong Marcos. Not because kikita ako sa kanya. Hindi ko intention nung una yun eh. But God is good. Kasi bakit?
without knowing na sinusuportahan ko na pala si Pangulong Bongbong Marcos, napaka dami ng mga sumuporta din sa akin kasi nandiyan kayo. Ano? Yung mga nakakaalam ng history ng channel ko, maybe alam nyo itong sinasabi ko. Nagsimula sa 50 na manunood, naging 100, minsan 300, babalik sa 200, minsan umaabot ng 1,000, depende sa topics, depende po doon sa pagtatanggol natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang sa na-monetize po ako nung January. Ang kauna-unahang sahod ko sa Facebook is February. At yung February na sahod ko, ang halaga po noon, 7,000 pesos. After ng February, dire-diretso lang ako sa pagko-content kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko pa rin tinututukan kung ano man yung kinikita dahil maliit nga eh. Ang sa akin lamang, gustong-gusto kong manalo si Pangulong Bongbong Marcos eh sa pagkapangulo. Pero nagulat na lamang ako mga tol. Lahat ng nakikita nyo ngayon sa paligid ko, sa sarili ko, nanggaling dito sa Facebook. Kakaunti lang ang factor sa nanggaling sa YouTube. Mas malaki po ang kinita ko sa Facebook. That is why sinikap ko na makapagpa-register sa BIR para ma-illegal ko po ito pong trabaho ko. Okay? Ngayon, sa punto na yan, syempre, i-shorten ko na lang ang kwento. Natulungan ako ni Pangulong Bongbong Marcos financially nang hindi niya ako binibigyan ng anumang halaga. Nang hindi niya ako nakikita, nang hindi niya ako kilala. Kaya malaking malaki ang utang na loob ko kay Pangulong Bongbong Marcos. And hindi ito mababago ng kahit sinong gago. Katulad ng tumawag sa akin dyan ngayon sa Facebook. Hindi nyo ito mababago. Ibibigay ko ang buhay ko para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabihan nyo na akong baliwa ko. Sabihan nyo na akong baliwa ko. Pero kaya kong ibigay ang buhay ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kung ano man ang tinatamasa ko ngayon at tinatamasa ng aking pamilya, lahat po ito dahil sa pagsuporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung nakakatulong man ako without your knowing sa ibang tao ngayon, lahat po iyon dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan po ang commitment ko sa pagsuporta kay PBBM. Kaya kung sinabi man natin kanina, dito sa pinapanood natin, in politics, there is no permanent friends, but permanent interest exists. Sa akin, I do not consider Pangulong Bongbong Marcos as my friend dahil hindi niya nga ako kilala, but my interest is 100% pure sa pagsuporta ko para kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayong mga demonyo na nagbabanta sa akin, hindi niyo ako matatakot. Wala pang nakakatakot kay Tapuan. Kahit mamatay ako, hindi niyo ako matatakot. Tandaan niyo yan. Malulungkot lang ang pamilya ko, pero mahigpit ang biling ko sa kanila. Pag ako'y pumanaw, sa anumang kaparaanan, mapatay ako, magkasakit ako, wag naman sana, walang iiyak, wag akong ibuburol, i-cremate ako kagad, at itabi ang aking abo sa urn ng aking mga magulang. Yon ang mahigpit na biling ko sa kanila. Ha? Kaya kayo, ipaglaban nyo ng maayos si Tambaloslos nyo. Kung gusto nyo ng isang magandang argumento, nandito naman ako, okay lang ako makipag-argue sa inyo, basta maayos, huwag kayong gagaya kay Kolokoy. Pinagbigyan ko na makatunggali ko sa isang maayos na debate. Pero laging wala sa topic. Kung ano-anong pagsisigaw na lamang ang ginagawa. Naalala nyo mga tol, pag ako'y makikipag-argumento, hindi ako sisigaw. Relax lang ako. Sa isang debate, relax lang ako. Ha? Umakyat dito si Brothers Travelers. Si Kokolokoy. Sumigaw ba ako doon? Hindi. Ininterrupt ko lang si Brothers Traveler kasi pinagpipilitan niya yung gusto niya. At pinalalabas niya na ako'y nagpapakalat. Wala nang argumento eh. Wala nang debate. Inaakusahan niya na ako kaya sabi ko, this is not right na. Mubaba ka na lamang. Dito naman kay Kokolokoy, sabi ko sa kanya, sige, panalo ka na. Bakit ko sinabing panalo ka na? Para na ako nakikipag-usap sa isang tanga. Kapag ka nakikipag-usap ko sa isang tanga, tanga ka na din. Ganun yun ha. Kaya
inuulit ko, sana ganun din kayo. Yung commitment natin sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, sana hindi po mabago, whatever it takes. Mapansin man tayo o hindi mapansin ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat hindi po yan magbago. Huwag tayong magtatampo. Huwag po natin gagayahin yung mga katulad nila Maharlika, katulad ng mga vloggers na porket hindi napansin na bigyan ng posisyon sa kasalukuyang gobyerno, tinulig sana si Pangulong Bongbong Marcos. Katulad ng isang tambaluslos na na-demote lamang yung boss niya, di ko mawari kung ano ba talaga relasyon meron sa kanila, nagbitiw doon sa kanyang partido kung saan napakalaki ng utang na loob niya kasi yun ang bumitbit sa kanya para manalo at mabudol tayo. O, diba? Tuloy natin ang sinasabi po dito ni Tito Soto. Maaaring tuwat saya ang aming dala pero ang inyong mga ngiti at tiwala ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Wow! We are happy to be home here in MediaQuest and TV5. Thank wow. you very much. Bravo. Thank you so much for that. Lang. Oh, wow. I love it. May pahabol si Henyo. But anyways, panoorin nyo ng buo ito. Maganda po yung interview na ito ng TV5 dito po sa TVJ and Legit the Barkads. At sabi ko nga po kanina, emotional, particular si Vic and also naging emotional na rin si Joey De Leon. At sila, except matindi ang puso nitong si Tito Soto. Hindi siya naging emotional during the interview. Sanay na sanay talaga siya sa pag-handle ng kanyang emotion. That is why siguro, kaya siya naging Senate President, kaya siya naging Senator. Kaya niyang itago kung ano man yung sama ng loob na nararamdaman niya. Ang lesson learned sa akin dito, mga tol, nung pinapanood ko to kanina, tandaan natin ito. Napakahalaga po nito. Katulad din po ng sinabi ni Pauline Luna na blood makes you related, but loyalty makes you a family. Sana tama yung pagkakaalala ko. Sila, hindi sila magkakamag-anak, pero yung loyalty nila sa isa't isa, bumuo ng isang pamilya na tinawag nilang The Barkads. At sana tayo, hindi tayo magkakamag-anak, pero mabuo ang isang pamilya na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng lahat ng mga kanyang pinagkakatiwalaan, i-exempt natin si Tambaluslos. Pamilya tayo para kay Pangulong Bongbong Marcos at sana yung loyalty po natin manatili whatever it takes, dumating mang ang mga challenges sa ating pamilya, malaking pamilya. 31 million po tayo na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Wag po sana tayong magbabago. Interest po ninyo, hindi ko alam kung ano, pero ang interest ko hindi magbabago. And I hope yung interest nyo na yan na pagsuporta kay PBBM, unconditionally, wag po sanang magbago. Maraming salamat po sa inyo mga tol. At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sa oras na ito, makikipagkwentuhan muna ako sa inyo pong mga manonood natin.